Hello everyone! Sa video na ito ay pag-uusapan naman natin ang parallel lines, cut by a transversal line. At i-guide ko kayo sa inyong learning task number 1 at number 2 hanggang sa assessment. Ito ay para sa mga grade 7, LEAP module, week 3. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel! Kung bago ka pa lang sa channel ko, gumagawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula grade 7 hanggang grade 11. Kung interesado ka, please like, subscribe, at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Just keep on watching! Good day everyone! Sa mga nakaraang video ay itinuro ko na ang parallel lines cut by a transversal line. At na-discuss ko na doon yung mga angles formed by parallel lines cut by a transversal. Kung gusto ninyong malaman or kung gusto ninyo ng mas detailed na topic or lesson, i-click nyo na lang dito sa taas or i-click nyo na lang yung link sa description below. Okay? Kasi dito, i-guide ko na lang kayo sa inyong learning task. Inibahan ko yung mga ibang example or given dito upang sa ganun ay subukan nating mag-solve upang matuto tayo. Okay? So, dito sa ating learning task number 1, identify the pairs of angles being described. So, meron tayong parallel lines dito na line M at line N. And meron tayong transversal line na line T. And meron tayong mga angles formed na A, B, C, D, E, F, G, H. Okay, so paalala lamang ha, pinalitan ko yung ibang given dyan. Pero, same pa rin naman sila, sundin nyo na lang kung paano siya nakuha. Okay, dito sa number 1, find the other two pairs of corresponding angles being described. Ano ba ang corresponding angles ulit? Yung kapareho niya ng pwesto dito sa pagitan ng transversal line. So, yung mga angles na to, ang corresponding angles niya, yung nandito sa line N. Okay? So, ganun ang corresponding angles. Dito, yung angle A and angle C ay corresponding angles. Di ba magkapareho sila ng pwesto? Then, yung angle E din and angle G ay corresponding angles din. Ngayon, hanapin natin yung two pairs of corresponding angles. Ano pa yung mga hindi nabanggit dyan? Yung angle B at yung, ano yung ka-corresponding angles niya? Angle D. So, yung angle B at yung angle D. Diba? Pares sila ng position. Then, yung last naman is yung angle F at yung angle H. Next, dito naman tayo sa number 2. Alternate interior angles. Ano ulit ang alternate interior angles? Yung magkabilaan na angles dito sa loob ng transversal. Kasi interior. Tip ko sa inyo, kapag kinukuha natin yung interior angles, magpo-form siya ng Z. So, ito o, yung angle B at yung angle G. Kaya nag-form siya ng G. So, that is angle B and angle G. Ano pa yung isa? Yung angle F and angle C. So, yan o, nag-form din siya ng Z. So, angle C and angle F. Ano naman yung pairs of alternate exterior angles? Kabilaan din na pwesto, ang exterior angles nga lang ay nasa labas. Ano yung mga alternate exterior angles dyan? Yung angle A at yung angle H. Yung isa nasa right ng transversal line, yung isa naman nasa left ng transversal line. So, angle A and angle H. Ito yung alternate exterior angles. Ano pa yung isang pares natin? Yung angle D and angle E. Or angle E and angle D. Diba kabilaan siya? Next, number 4. Find the two pairs of same side interior angles. Ang clue natin dito, same side interior. Ibig sabihin, nasa loob at nasa the same side sila ng transversal. Ito yung transversal line natin. Yung same side dito ay yung angle B at angle C. Then dito naman sa left ng transversal line, yung angle F and yung angle G. Okay? Find the two pairs of same side exterior angles. Same side exterior, ibig sabihin nasa labas. So dito naman yung mga nasa labas. So yung angle A at yung angle D. Then yung angle E at yung angle H. Okay, so ganun lang siya kadali maganap ng angles formed by transversal line.
Punta naman tayo dito sa learning task number 2. Given the lines V and W are parallel and line T is a transversal, so meron tayong parallel lines na line V at line W, complete the statements below. So dito naman patayo yung ating transversal line. Dito kanina, di ba, pahiga siya. Dito naman, yung angle A and yung angle M, anong tawag sa kanila? Magkapareho sila ng pwesto. Ang tawag dun ay corresponding angles. At magkapareho din sila ng measurement ng angle. So, ibig sabihin, this is congruent. Okay? So, this is congruent. Number 2, angle J and angle N. So, itong angle na to, ano, di ba nag-form siya ng Z? Anong angle kapag nag-form siya ng Z? Nasa loob. So, that is alternate interior angles. At kapag alternate interior angles, same lang din yung angles nila. Ibig sabihin, congruent din yung answer. Okay? Next, number 3, angle K and angle O. So, anong tawag natin dito sa angle K at angle O? Diba kabilaan din siya at nasa labas? So, ibig sabihin, this is alternate exterior angles. At kapag alternate exterior angles, this is congruent. Next, number 4, angle L and angle N. Itong nasa loob, yung angle L at yung angle N. Nasa the same side sila ng transversal, so ibig sabihin, this is same side interior angles. At kapag same side interior angles, ang measurement nila ay supplementary or 180 degrees kapag pinagsama mo. Kaya, supplementary sila. Hindi sila congruent. Number 5, angle M and angle P. So, itong angle na to at ito, diba opposite sila? At ang tawag sa angles na opposite ay vertical angles. At kapag vertical angles, pareho yung measurement nila. So, congruent din yung vertical angles. Okay? So, tingnan nyo na lang yung given dyan. Inibahan ko lang naman yung mga letters, pero same question pa rin naman. Next, dito naman tayo sa assimilation problem. Isa-summarize ko na lang para maintindihan ninyo. Kapag ang pairs of angles ay alternate interior angles, ang measurement ng angle nila ay equal. Kapag same side interior angles naman, ang angles nila ay supplementary. Kapag alternate exterior angles naman, they are equal. Kapag same side exterior angles, they are supplementary. At kapag corresponding angles naman, they are equal. Okay? So, i-screenshot nyo na lang ito or ito na lang ang pagbisa ninyo dyan sa assimilation problem ninyo. Okay? Next, dito naman tayo sa ating assessment. So, meron tayong figure A dito. Line H is parallel to line K. Yung figure B naman, line V is parallel to line W na may transversal line na T. At may transversal line din to na T. Number 1, in figure A, angle 1 equals 40 degrees. What is the measure of angle 5? So, yung angle 1 daw ay 40 degrees. Ano naman daw yung measurement ng angle 5? Ano ang relationship ng angle 1 at angle 5? They are corresponding angles. At kapag corresponding angles, anong sinabi natin kanina? They are equal. So, ibig sabihin, yung measurement ng angle 5 ay 40 degrees din. Naintindihan? Next, in figure A, angle 4 equals 140. So, itong angle na to ay 140. What is the measure of angle 7? So, ito. Ano yung relationship ng angle 4 at angle 7? They are same side exterior angles. At kapag same side exterior angles, they are supplementary. So, ang gagawin natin, isusubtract lang natin yung 140 sa 180. So, 180 minus 140 equals 40 degrees. Okay? Next, in figure B, dito naman sa baba, angle E equals 35 degrees. Ito. What is the measure of angle K? Ito. Ano ang relationship ng angle E and angle K? They are alternate interior angles. At kapag alternate interior angles, they are equal.
So, kapag yung angle E ay 35 degrees, then yung angle K ay 35 degrees din. Next, in figure B, angle S equals 40 degrees. So, ito naman. What is the measure of angle U? Ito. Ano yung relationship ng angle S and angle U? They are alternate exterior angles. At kapag alternate exterior angles, they are equal. So, ibig sabihin, kapag yung angle S ay 40 degrees, yung angle U ay 40 degrees din. Diba? Madali lang. Next, number 5. If two lines are cut by a transversal, which of the following conditions is necessary to say that corresponding angles are congruent? Yung dalawang lines daw ay kinat ng transversal, ano yung following conditions na masasabi natin na congruent yung corresponding angles? Anong type ba ng line itong line VNW? Congruent ba, perpendicular ba, or parallel, or intersecting? Yung line H at line K, they are parallel lines. So, the two lines must be parallel lines. Okay? So, yun lamang. Kung nakatulong ito sa inyong mga modules and activities, huwag niyong kakalimutan mag-comment sa baba. At i-share niyo na rin sa mga classmates ninyo para malaman nila. Maraming salamat sa inyong panonood. Once again, stay home, stay safe, stay healthy, at mag-aral ng mabuti. God bless you all and goodbye!